Hi. So, ang topic natin for today is trigonometric identities. So, let's start. So, unit circle. So, yung unit circle, pagdodrawin natin siya sa Cartesian plane. So, ang radius niya is 1.0. So, dito, meron tayo dito sa x-axis, meron tayong coordinates 1 and 0. So, meaning yung x niya is 1 unit, then yung y niya 0. So, dito, meron tayong 0, 1. And this one is negative 1, 0. So, negative 1 yung x niya, 0 yung y. Then, dito sa baba, meron tayong 0 and negative 1. So, meaning x is 0 and yung y niya is negative 1. So, ang dodrawing natin siya, yung unit circle, in terms of x and y, so, dodrawing tayo ng radius r, dito. Then, ipoproject natin siya sa x and y axis. So, ito yung x niya. So, from 0 to x, and muna tayo ditong from 0 to y. So, kung makikita nyo, nakabuo tayo ng right triangle. So, yung right triangle na yan, kung gagawa natin ang equation, so, meron tayong angle theta dito. Then, using Pythagorean theorem, so, meron tayong x squared plus y squared equals r squared. So, kung mapapansin nyo dito, dahil unit circle siya, yung radius natin is equal to 1. So, pag equal to 1 yan, then, x squared plus y squared equals to 1. So, meron tayo dito, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Kung matatandaan nyo nung high school kayo, yung tatawag nyong sakotawa. So, yung so doon is sine is equal to opposite over hypotenuse. So, kung makikita nyo dito, dito yung theta nyo, opposite nyo is y and the hypotenuse is r. So, yan. Sine theta is equal to y over r. So, kung makikita sa unit circle, yung r is equal to 1. So, therefore, yung sine theta natin is equal to y. So, ito yung una equation natin sa unit circle. Then, gamitin naman natin yung isa, yung cosine. So, cosine is equal to adjacent over hypotenuse. So, ito yung ka dun sa katawa. So, adjacent over hypotenuse, so yung adjacent natin dito sa theta na to is yung x over hypotenuse r. So, yung r natin laging 1. So, meron tayong cosine theta is equal to x. So, itong ano, itong value ng y and value ng x, substitute natin doon sa Pythagorean theorem para mabuo natin yung Pythagorean identity. So, substitute natin. So, sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. So, this is a Pythagorean identity. So, next naman, yung third identity natin ay yung yan. So, meron tayong ano, sine theta and equal to y and cosine theta equal to x. So, meron tayong tangent dito. Yung tangent, diba, ito yung tawa dun sa sakotawa. Tangent theta is equal to opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So, tangent theta is equal to y over x. So, kanina, nasolve natin, sine theta is equal to y and cosine theta is equal to x. So, therefore, yung tangent theta natin is equal to sine theta over cosine theta. So, ito naman ay tinatawag na quotient identity. So, next naman, next identity is sum of two angles. So, dito sa unit circle natin, so, inilodge ko lang siya. So, pinaka yung ano, first quadrant. Then, ito yung first angle natin. So, hanapan natin siya ng identity using two angles. So, dito, meron tayong radius r ulit equal to 1. Then, pagka sinabing sine theta plus alpha, so, ito yung angle na yan. So, sumula dito sa x-axis, papunta dun sa r. Ayan.
yung angle na yan, in between that lines na yan. So sine theta, pagka sa sine, di ba, that is opposite over, di ba, hypotenuse. So yung opposite na yan, itong height na to, sumula sa x-axis na yan, hanggang doon sa dulo nung r. So yung height na yan, over r. So yung r natin dito equal to 1, so therefore, yung ano natin, yung r natin is yung height lang nito, ay yung sine theta plus alpha. So yun, so para ma-solve natin siya, so kakailangan natin i-drawing siya dun sa ano, so kailangan hanapin natin muna yung height na to. So para maharap natin yung height na yan, drawing tayo yung triangle dito sa alpha. So this one, so meron tayo dito yung right triangle. So yan, W is yung opposite ng alpha and Q is adjacent to the alpha, angle alpha. So another triangle, so ito naman theta, meron tayong opposite nya is y1 and adjacent is x1. So bakit natin drawing yan? So drawing natin yan para mahanap natin yung height from this point to this point. So yan, ito yung y1 kanina. So then meron tayo ditong y2. So y1, y2, then kailangan natin ng x2. So itong width na yan para doon naman sa cosine. So kapag sine, 'di ba? Opposite over hypotenuse. So opposite dito is yung y1 plus y2 over r. A1 yung ano, r natin. So ang sine theta plus alpha natin is equal to y1 plus y2. So kapag cosine naman, cosine theta plus alpha is equal to x1 minus x2, kasi ito yung adjacent over hypotenuse. Yung r natin equal to 1. So let's start na ano, solving yung sine theta plus alpha. So makikita niyo sa figure, itong triangle na to. So ito yan. So yung angle na ito, dahil right triangle ito, yung angle dito is 90 minus theta. So yung opposite angle niya dito is also 90 minus theta. So kung right triangle ito, so yung angle dito ay magiging also theta. So solve na natin siya. So y1 plus y2 over r. Kaso nga lang r natin is 1. So hindi ko na siya nilagay kasi 1 lang siya. So sine alpha ay theta plus alpha is equal to y1 plus y2. So ang solve natin is y1 tsaka y2 para mahanap natin yung values ng sine theta and alpha. So kung una natin titingnan dyan is yung triangle ng alpha. So with adjacent q and opposite w. So gagawin muna natin ng equation yan. So gagawin natin ng equation, so using sine. Sine alpha is equal to w over r. Eh yung r natin equal to 1. So sine alpha is equal to w. So sulit natin yan. Sine alpha equals w. So pangalawa, dun sa using this angle ulit. So cosine naman tayo. Cosine is adjacent over hypotenuse. Q over r. Also yung r is 1. So cosine alpha is equal to Q over R, diba? Kasi yung R natin 1. So, Q na lang siya. So, another, dito naman sa baba, meron tayo triangle na to. So, with adjacent X1 and opposite ang side is Y1. So, ang gagawin natin, guha natin ang equation uli using yung angle na to. So, sine theta is equal to Y1 over Q. So, dito may Q na kasi yung Q natin hindi naman 1. So, Q pa sulat natin siya. So, hindi na siya 1. Kasi nga, ang value niya is less than 1. Kasi ang radius hanggang dito. So, ang inanap, ang compute lang natin is yung Q. So, sine theta is equal to Y1 opposite over hypotenuse Q. So, another, for this triangle ulit, meron tayong cosine. Cosine theta is equal to adjacent X1
hypotenuse cube. So adjacent hypotenuse cosine. So ito na yung equation na yan. So another triangle na titingnan natin dito sa ano sa figure is this one. So itong theta dito with y2 and x2. So y2 adjacent to the angle, then x2 is opposite to the angle. So meron tayo ditong sumulat tayo sa sine. Sine is x2 over w. So x2 over w. So opposite hypotenuse. Cosine adjacent hypotenuse. So cosine theta y2 over hypotenuse w. So meron na tayong ano, anim na equation. So ngayon, solve na natin si y1 and y2. So kumpleto na yung mga equations natin. So first natin hanapin si y1. So sa lahat ng equation diyan, ang may y1 lang is this part. So ito, i-convert ko siya na naka-equate siya sa y1. So ang gagawin ko lang to, tong sine theta na to, i-multiply ko by q both sides. So multiply by q dito, multiply by q dito. So i-multiply ko siya para y1 na lang siya. So this one. So y1 is equal to q sine theta. So saan ang galing 'yan? Ito, about doon. So meron tayo dito ang unknown, yung q. So nililesen natin yung mga variables natin, kailangan mga angles lang. So meron tayong q dito. So kung may consider niyo dito, ang may q diyan, ito, ito, saka to. So makikita niyo dito sa ano sa figure na 'yan, ito lang yung natatanging, ang variable niya is angle lang. So ito yung substitute natin dito sa equation na to. So meron tayong y1 equals to cosine alpha sine alpha. So ito yung q natin doon. So substitute ko na lang. So nasolve na natin si y1. So solve naman natin si y2. So ganun din. So, hanap kayo ng ano ng may y2. So makikita niyo diyan ang may y2 lang is this equation. So ganun ulit, multiply ko both side by w para makuha ko in terms of y2. y2 is equal to w cosine theta. So kung makikita nyo, hanapin nyo ulit dyan sa yung mga may w, ito, ito, tsaka yan. So ito, nagamit na natin. So dito na sa dalawa. So dito, hindi natin siya pwedeng gamitin dahil ang variable niya is 3, 1, 2, 3. So dito, dalawa lang. So para malesen, substitute ko yung w dito sa y2. So magiging ano siya, y2 and y2 sine alpha. So yan yung w sine alpha cosine alpha. So meron na tayong value ng y2. So yung y2 na yan tsaka y1, ipag-add lang natin para makuha natin yung value ng sine theta plus alpha. So sine theta plus alpha equals to y1. So substitute nyan. So, pinagbaligtad ko na lang kasi dito nauuna is theta. So dapat lagi nauuna dito sa equation yung theta din. So sine theta cosine alpha plus, so mauna ulit yung theta, cosine theta sine alpha. So kung makikita nyo doon sa equation natin, pinagbaligtad ko lang sila. So since product naman sila ng ano nung equations, ito lang ulang ano, walang kaso yun. So ito ay identity of sum of two angles sa trigonometry. So meron tayong condition na kapag ka si theta is equal to alpha, so para sila ng angle, so kung equal sila, so therefore pwede natin sabihin na yung ito ay magiging sine 2 theta. So ito lahat magiging theta. So wala na tayong alpha. So for example, magiging 2 theta na yan. Therefore, sine 2 theta is equal to, diba? So ito, theta na to, ito theta, ito theta, ito theta na din. So pwede na silang pag-add, magiging 2 sine theta cosine theta to. So theta, sorry. So mali lang yung nailagay dito ang theta to. Then next is cosine naman, no? Cosine theta plus alpha. So ganun ulit. Sa cosine naman, adjacent over hypotenuse. So ito yung angle na yon,
ang adjacent sa kanya is this part na to. So itong part na to ay x1 minus x2, di ba? So x1 minus x2, so ito yung value na yan. Then hypotenuse niya is radius equal to 1. So hindi ko nilalagay sa ilalim kasi 1 lang siya. So solve natin si x1. So x1, x1 dito makikita nyo, x1 multiply ko ulit kay q, itong both side magiging x1 q cosine theta. Ganun ulit, ito galing dito, then ito q na to, substitute ko dito para maging x1 cosine alpha cosine theta. Then si x2 naman, x2, so galing siya dito. So x2 is equal to w sine theta. Then yung w, kukunin ko ulit sa sine alpha para maging x is equal to sine alpha sine theta. So kung sa substitute ko sa dun sa ano, sa equation, so meron tayo dito ang cosine theta plus alpha is equal to x1. So x1 is cosine, ganun na lang, pinagbaligtad ko lang kasi nauna dito is theta alpha para mas madali siyang matandaan. Minus, minus siya kasi nga ito. Then x2, x2 is sine alpha ay sine theta times sine alpha. So ito ay sum of two angles. Then if theta is equal to alpha, so magiging cosine 2 theta ulito. So meron tayo dito ang cosine 2 theta. So pares na tong theta, 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 theta. Ang equation natin ngayon is cosine squared theta minus sine squared theta. So may tanong naman, sir, paano kapag yung cosine theta minus alpha? So ang gagawin nyo lang, papalitan nyo lang yung sine dito sa ng plus. So kung ito ay plus, ito ay minus. Kung ito ay minus, ito ay magiging plus. So ganoon lang siya. So paano naman sir kapag sa sine, sine theta plus alpha? So kapag ka plus dito do sa pagka sa sine, plus din dito. Kapag ka minus dito, minus din dito. So baliktad sila ni cosine. So next naman is yung tangent. So tangent is equal to, so yung tangent ng theta plus alpha is equal to yung sine over cosine ng angle. So gagawin nyo yung nasolve nyo kanina na sine, ito, so over yung cosine. So kanina, so lagi yung tatandaan, kapag plus yung dito, plus sa sine, plus din yung nasa gitna. So pagdating sa cosine, pag plus dito, minus yung nandito. So kung nagkataon naman ito ay sine minus ito, so ang lalagay nyo dito sa gitna is minus din. So pagdating dito sa cosine naman, kapag minus to, ang lalagay nyo is plus. So para mas mabilis natin i-simplify itong equation na to, so ang gagawin ko, i-multiply ko sila by this term. Ito, itong cosine theta cosine alpha, 1 over cosine theta cosine alpha. So anong purpose niyan? Para mas mabilis siyang ma-simplify. So itong term na to, pagka minultiply ko ng ano, ng 1 over cosine theta cosine alpha, itong term na to is equal to 1 na lang. So pagdating dito, meron tayong sine theta cosine theta, that is tangent theta. Meron tayong sine alpha cosine alpha, meron tayo dito tangent alpha. So pagdating naman sa taas, ganun din. So sine theta cosine theta, ito ay tangent theta. Cosine alpha divided by cosine alpha equal to 1 plus cosine theta cosine theta equal to 1.
sine alpha cosine alpha tangent alpha. So kung isosolve ko yung equation na to, meron tayong tangent theta plus alpha equal to, ito ay tangent theta na lang, ito tangent alpha divided by itong term na to is 1 na lang, then ito ay tangent theta tangent alpha. So ito yung equation niya, identities ng tangent, sum of two angles. So another, if theta is equal to alpha, so ang gagawin nyo, papalitan nyo lang yan ng ano, ng theta, so maging 2 theta na to, ito ay theta, theta, pwede na sila pagsum, then ito ay pwede na pagsamahin, maging square na sila. So therefore tangent 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 plus tangent squared theta. So ito yung identity kapag ka theta is equal to alpha. So una tayo dito, magic hexagon naman tayo. So magic hexagon, so paano ba natin gagamitin ito? And paano ba makakatulong sa pag-solve ng trigonometric identities? So ang gagawin nyo para magamit nyo yung magic hexagon, syempre mag-drawing muna kayo ng hexagon, then lines between ano, both edges ng ano, nung hexagon, then naglalagay kayo ng 1 sa gitna, then lalagay nyo dito sa upper part ng hexagon is yung sine, yung katapat nya cosine, then sa baba ng sine meron tayong tangent. So ito lang ano, maisulat nyo, alam nyo na yung mga laman dito sa kabila. So bakit itong sine na to ay itong tangent na to, yung inverse nya cotangent, lalagay mo lang kung ano yung inverse nya doon sa katapat nya. So ito naman, meron tayo ditong sine, yung inverse nya cosecant, then meron tayong cosine, inverse nya secant. So ito yung ganoon lang siya kadali i-drawing yung magic hexagon natin. So ito, pagka alam mo i-drawing ito, so kapag nagpo-prove ka ng identities, i-drawing mo lang siya sa gilid. Pag na-drawing mo na siya, madali mo na siya matandaan yung mga identities, yung mga quotient, product. So let's move on sa ano, sa paano gamitin itong magic hexagon. So paano ba natin gagamitin ito? So sa quotient identities, ang gagawin natin, so i-drawing na natin si magic hexagon, ito na siya sa gitna. So pagka quotient identities, ganito lang. So ang gagawin mo, magdadrawing ka lang ng parang araw, sunod. So dito, it is ano, clockwise direction. So ano ba yan? So yan tan sin, tan sin cos. So tangent is equal to opposite over adjacent. So tangent sine theta cosine theta. So ganun lang pala. So kapag gagamit ka ng magic hexagon, yung tangent na yan, yung kasunod niya ay numerator, yung kasunod niya is denominator. So kung nagsimula ako sa sine, yung kasunod nito is numerator, yung kasunod nun is denominator. Ngayon din, kung cosine naman to, yung kasunod niya numerator, yung sumunod sa kanya denominator. So ganun yun. So pwede ding pabaligtad. So, second yan, numerator, denominator. So yan, numerator, yung cosecant, then cotangent. So paikot yan. So ganun yun kapag quotient identities. So kapag na-drawing mo to, alam mo na agad kapag quotient, sunod-sunod lang, tan, sin, cos, tan, numerator, denominator. Numerator, denominator. So madali lang siya. So product identities, sa product identities may dalawa tayong ano, process dito sa ano, sa magic hexagon. So ito yung salabong. So kapag pinag
multiply mo to tsaka ito, yung gitna nila, yun yung product nung identities. Yan. So, tan cos plus sin. So, pag tan multiplied by ano, cot, mangyayari niyan 1. So, kapag ka-inverse niya na, pag multiply mo yung katapat niya na line, ang equal nun is 1. So, ganun sa, ano, sa product. So, ito, pag multiply ko dito, ang product is sec. Pag ito, multiply ko dun, sine. Pag isa ba, si sine, multiply ko kay cot. So, ang sagot dyan is cos. Si cot, multiply ko kay sec, ang sagot ay cosecant. Si cosecant, multiply ko kay sine, ang sagot ay 1. So, ganun lang siya gagamitin. Kapag ka product identities. So, equivalent identities naman. So, ganito siya. So, tapat-tapat lang to. Sine cos, sine theta. So, yung equivalent niya is cosine 90 minus theta. So, makikita nyo, kapag ka ganito, sine cos, pagka naka-equate sila, yung sum of angles nilang dalawa, dapat laging equal to 90. So, kapag hindi sila equal to 90, meaning yung itong equation na to is hindi equal. So, meron tayong tangent, cotangent. So, ganun din. 19 minus theta. So, equivalent yan. So, sec, cosecant, ganun din. So, tapat-tapat lang. So, example natin, meron tayo yung 30. Diba? Yung 30, 90 minus 30 equals 60. O, sine cos yan. So, makikita nyo dito, 30 plus 60, 90. Tan, cot, katawan, tangent, cotangent, 80 plus 10, 90. So, dito, 80, ito ay naging 90 minus 10, ay 90 minus 80 equals 10. So, sa second naman, 40, diba? 40 equal to 90 minus 40. Kaya naging 50 dyan. So, ito equal na yan. Equivalent identities. So, next naman, punta tayo sa Pythagorean identities. Ito yung nasolve natin una. So, ganito lang sa Pythagorean identities. Laging clockwise rotation. So, paano ba yung clockwise rotation na yan? So, ito. So, makikita nyo yung triangle na to. Yung inverted triangle. So, laging inverted triangle ang Pythagorean identities sa magic hexagon. So, sine, cos, 1. Sine squared plus cosine squared equals 1. So, ito yung nakita natin kanina. Then, another. So, makikita nyo dyan. Yung another inverted triangle. So, itong inverted triangle na to. So, paano ba yan? Laging clockwise ulit. Ganun ulit, clockwise. 1 plus cot squared equals cosecant. So, ganun pa yung process sa this term plus this term equals this term. So, ganun lang yung Pythagorean identity. So, meron tayo dito. 1 plus cotangent squared theta plus equals to cosecant squared theta. So, ganun. So, another, hanapin nyo yung another inverted triangle dyan. So, inverted triangle ito. Tan, 1, sec. So, clockwise ulit. Tangent squared theta plus 1 equals secant squared theta. So, ganun lang. So, ganun mag-solve ng Pythagorean identities kapag gamit yung magic hexagon. So, kapag na-drawing mo na si magic hexagon, mas mabilis mo na siyang masosolve, matandaan. Kasi nga, pag na-drawing mo na ito, basta alam mo yung process. Kapag quotient, ganyan lang, tan, tapos numerator, denominator, product sa lubong, diba? And kapag equivalent identity,
sin cos, tas minus 90 lang dito. 90 minus theta. Then, meron tayo dito mga ano, example. So, kailangan i-drawing muna to. So, pag alam mo siya i-drawing, so ito na magiging reference mo. So, sabi niya, which one of the following quotient identities is correct? So, quotient tayo. So, pagka quotient, wala na, paikot lang. Diba? Tan, sin, cos. So, meron tayo dito. Sin, cot, cos. Diba? Sin, cot, cos. O hindi na ano, nasunod yung ano, yung so hindi siya quotient identities. Meron tayo dito sin cos cot. Sin cos cot. So, kung tama kasi 'di ba? Pag galing kita dito sa sin numerator divided by denominator. So, ito na yung tamang sagot. Okay, check niyo din yung ano other options kung mali talaga. So, sin sec tan. Sin sec tan. So, hindi na sunod. Sin cos sec, so, malayo. So ang sagot dito is B. Question number 2, which one of the following quotient identities is correct? Quotient ulit. So letter A, cos tan sin. So hindi nasunod. B, meron tayong cos sin tan. Tama kasi nga magkaiba ng rotation, 'di ba? Counterclockwise 'to. So meron tayo cos numerator denominator. So ang sagot dito is B. So cos sin tan. Ayan. Question number 3, which one of the following sa product identities is correct? Product. So kapag ka product, sa lubong lang 'yan. Lubong. So, makikita na dito, cot, sec, cosecant. Cot, sec, cosecant. Sa lubong sila, so, mukhang tama. Kasi sa lubong eh, di ba? Cot, sec, yung gitna nila, yun yung equivalent nila. Sa lubong eh. So, ang sagot dito, letter A. Cot, sec, sa lubong. Letter A. So, check natin yung mga other options kung ano, kung mali. Di ba? Cos tan, dapat ang sagot sin, cosecant, mali. So, sec sin, sec sin, dapat ang sagot dito is tan. So, cosecant uli, mali. So, tan, sec, tan, sec, cosecant. So, pang quotient yun. So, hindi pwede. Mali. So, ang tamang sagot dito is letter A. Number 4, which one of the following product identity is correct? So, sa labong uli, cot, cos, 1. So, cot, cos, 1. So, hindi nagsalubong, mali. Tan, cosecant. Yeah. Tan, cosecant. So, kung product, dapat sagot, sec. Mali. So, sin, cos 1. Sin cos 1. Mali. So, dito, sin cosecant 1. So, sa lubong. Sin cosecant 1. So, nagsalubong sila sa 1. So, letter D. So, question number 5. Which one of the following reciprocal identities is correct? So, reciprocal yung kabaligtaran lang niya. Kapag kabaligtaran, katapat niya lang yun. So, si sec, ang kabaligtaran niya is 1 over cos. So, dito, 1 over sine, mali siya. So, dito, sec, 1 over tan, sec, 1 over tan, mali. So, hindi siya tapat eh. So, sec, 1 over cos, so sec, 1 over cos. So, sagot ay C. So, reciprocal identities yan. So, another, which one of the following reciprocal identities is correct? So, meron tayo ditong cot 1 tan x. So, meron tayo cot 1 tan. So, tama siya. So, reciprocal. Kasi, yung tapat. So, sagot dito, letter A. So, check nyo lang dito, cot 1 sin, mali. Cot 1 sec, cot
1 sec mali, cot 1 cosecant cot 1 cosecant mali. So cot 1 done. Yan tama yan. Letter A. Question number 7, which one of the following is correct? So ganito, kapag ka equivalent identity, kailangan i-check niyo muna yung sum of angles nung ano nung mga option. So, meron tayo dito 70 plus 10 80. So, mali na. Meron tayo 70 plus 20, 90. So, ito tama to. Pero, ang tanong, magkatapat ba sila? Sin, cos. So, ito, correct. So, ang sagot dito, letter B. So, check lang natin yung C. 70 plus 30 is 100. Mali na siya. And, 70 minus 40, lalong mali. So, sagot dito, letter B. So, number 8, which one of the following is not Pythagorean identity? So, ganun ulit. Pag Pythagorean, titingnan nyo na inverted triangle dyan. Meron tayo ditong sin, cos, 1. Sin, cos, 1. Tan, 1 sec. Tan, 1 sec. So, tama. C, sec. Cosecant 1. So, mali na. So, ito yung not Pythagorean identity. So, ang sagot dito letter C. So, check natin si letter D. 1 cot sec. So, inverted triangle siya. 1 cot sec. So, ang sagot dito is letter C. Number 9, which of the following is correct? So, dito, check nyo muna yung sum of angles ng equivalent. So, pareha silang tan-cot, no, kung makikita nyo sa lahat ng option. So, meron tayo ditong 25.3 and 25.3. So, 50.6. So, 25.3, 54.7. So, sagot dito is 80. Then, 25.3, 64.7. So, ito 90. Tan-cot. So, ang sagot dito, letter C. So, check natin to. Meron tayo ditong 74 and 25. So, ito 100. So, ang sagot dito, letter C. Tan-cot. Tan-cot. Ayan. 25.3, 90 minus 25.3 is 64.7. So, answer, letter C. Then, question number 10. So, which one of the following is correct? Sec. Ano ito? 72.9 plus 17.1. So, 90. 90. Ito ay 91. 89. Ito ay sec cos to sec cos o tapat mali sec cosecant. So tama. So ang sagot dito letter A. So sec cosecant 90 minus x. So proving identities naman tayo. So nagchat si Jollibee. Surprise. Pare, sold mo nga ito. Chat si Jollibee. Ano ba ito si Jollibee? Chat. So, tan tangent theta times sine theta is equal to sec theta minus cos theta. So, ang gagawin nyo dito, syempre, reply nyo si Jollibee. So, nga ba ng reply niya? So, una, siyempre, apply nyo muna yung equation. So, pangalawa, so, kapag isasolve kayo ng ano, ng proving, so, laging nasa kanan yung hindi nagagalaw. So, itong kanan na to, hindi laging nagagalaw. So, ito lang yung gagalawin nyo. Itong left side. Then, pangalawang ano, process sa pag-proving ng ano, is, i-convert nyo into sine and cosine lahat ng ano
lahat ng term dito. So, anong purpose nun? So, para mas mabilis nyo siyang isolve. So, ganun. So, ang gagawin natin, di ba, na isulta natin yung ano, yung pinapasolve yung Jollibee. So, ang gagawin, next natin gagawin is isisimplify natin siya. Ito. So, tingin ko ito yung pinakasimple niya na term niya. Then, pangalawa natin, pagkatapos natin isimplify, i-convert natin into sine and cosine. Lahat ng ano, lahat ng term dito sa equation. So, gagawin natin, convert natin to into sine and cosine. Meron na tayong sine theta dito, yung tangent, kinonvert natin into sine and cosine. Sine theta, cosine theta. Then, ito ay magiging sine squared theta over cosine squared theta. So, ito na siya. So, dito, this is a Pythagorean identity. So, makikita nyo, meron tayo ditong inverted triangle, sine squared theta plus cosine squared theta equal to 1. So, since ang given dito is sine squared theta, hanapin natin equivalent niya in terms of cosine and 1. So, sine squared theta is equal to 1 minus cosine squared theta. So, yung equivalent ng sine theta dyan. So, magiging ano na siya? 1 minus cosine squared theta. So, ito. So, 1 minus cosine squared theta. So, itong ano, term na to, i-divide ko dito. So, meron tayong 1 cosine theta plus cosine squared theta. So, ito, magiging second. Ito ay maka-cancel yung isang cosine dito. So, meron na tayong sec theta minus cosine theta. So, na-approve na natin siya. So, lalagyan nyo ng nandiyan dito. So, para delivered na kay Jollibee. So, another, nag-chat ulit si Jollibee. So, sabi niya, pero ito pa nga. Ito, mahirap ito ah. So, dito, ang gagawin nyo, reply nyo ulit siya. So, drawing nyo ano, yung, ito, drawing nyo yung magic hexagon nyo para hindi kayo naliligaw. Then, reply nyo. So, nga ba ng reply? So, sige pre, kahit yung burger lang. So, yun, reply natin kay Jollibee para ganaan tayo mag-solve. So, solve natin ito ulit. Yan. So, ang gagawin nyo dito, so, di ba, ang gagawin is simplify. So, ito, tingin ko ito na yung pinaka-simplify niyang ano, term. Then, pangalawa, convert nyo into sine and cosine. So, lahat siya na-convert na into sine and cosine. So, kung makikita nyo dito, parang ang hirap isolve ito. Kasi nga, sine, cosine na yan. Tapos, wala nang masimplify dyan eh. Yun na lang, parang magugulan. So, ang gagawin ko, mag-multiply ako ng 1 dito. So, multiply ako ng sine over sine. So, anong purpose nun? So, ang purpose nun para magkaroon ako ng bagong identity dun sa term. So, huwag nyong gagawin ito, dito lang kayo magko-convert. So, na-multiply ko na siya kay sine over sine. So, this term is equal to 1. So, i-multiply ko na siya dun sa equation. So, magiging ganito na. So, sine theta plus 1 plus cosine theta over sine squared. So, meron tayo sine squared dito sa ilalim. So, sine squared is equal to, so, Pythagorean identity. Sine squared, cosine squared, 1. Sine squared plus cosine squared equal to 1. So, meron na tayo ditong 1 minus cosine squared. So, sine kasi yung nakalagay dito. So, ganito na. Ay, meron na tayong sine. So, itong sine na to, magiging ito na. 1 minus cosine theta. So, ayan na. So, itong term na to, kailangan natin expand using this algebraic equation na to. So, meron tayo ditong, kapag meron tayo x squared
minus y squared. So, sa algebra nyo, pwede na i-convert into ipo-factor natin. So, meron tayong x plus y times x minus y. So, ito, itong term na to, i-convert natin. So, ito ay, so, may, pwede nyo sabihin na itong 1 na to is yung x, diba? Ito yung y nyo, cosine squared. So, magiging, ang denominator nyo magiging x plus y. So, 1 plus cos times 1 minus cos. So, ganito na siya. Ayan. So, makikita nyo dito, yung numerator tsaka denominator parehas. So, pwede nyo ito i-cancel. So, yung naging ano, term natin is 1 sine theta over 1 cosine theta. So, parehas na sila. So, ayan. Parehas na sila ng value. So, kailangan isend nyo kay Jollibee para meron tayong yung burger. So, ayan. So, yung para ma-exercise kayo, so, para mas mahasa pa yung pag-iisip nyo, so, isolve nyo to. Ayan. So, madali lang yan. So, gagawin nyo lang, then, simplify nyo, then, pangalawa, pagka na-simplify na, lahat ng term, i-convert nyo into sine and cosine, then, gamitan nyo lang ng algebra para masolve nyo. So, huwag nyo kakalimutan, syempre, i-drawing yung magic hexagon nyo para hindi kayo naliligaw. So, yun lang.